Bilang bahagi ng paggunita sa araw ng mga manggagawa, inaanyayahan ng Department of Labor and Employment ang ating mga kababayan na lumahok sa isasagawang nationwide job fair ngayong Labor Day. Bago ang May 1, isang kick-off ceremony ang idaraos bukas ng Department of Labor and Employment sa SMX Convention Center sa Pasay City. Inaasahang dadaluhan rin ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa DOLE, tinatayang nasa 73,000 na mga trabaho ang iaalok sa job fair, kaisa ang nasa 800 mga employer. Isasagawa ito sa 42 mga venue sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang sa mga trabahong iniaalok ang customer service representatives, production workers o operators, financial and insurance consultant, service crew, sales agent at iba pang job offers. Iba't ibang uri po ng trabaho, galing po sa iba't ibang sektor po ng ekonomiya, ang naghahanap po mga manggagawa. Sana po ay punan po natin ang kanilang mga pangangailangan para po mabigyan po tayo ng mabigyan po na ng ating mga manggagawa ng isang isang trabaho. Bago pa man ang mismong job fair, ayon sa DOLE, maaari nang bisitahin ng aplikante ang kanilang website sa www.dole.gov.ph upang malaman ang mga listahan ng mga trabaho na pwedeng applyan. Gayun din ang eksaktong venue na pagdarausan sa bawat rehiyon. Ito na pong bisitahin ng ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho ang ating mga websites sapagkat nandun po nakalagay kung saan po yung specific venue at po yung mga trabaho i-offer po ng mga jobs. Paalala ng DOLE, ihanda lamang ang kaukulang mga requirements gaya ng resume, diploma, transcript of records at certificate of employment mula sa nakaraang employer. Samantala, bukod sa job fair, kabilang rin sa mga programang handog para sa mga manggagawa sa Labor Day ang pagkakaloob ng ayuda sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged o Displaced Workers Program o TUPAD. Gayun din ang ilang livelihood programs, Special Program for Employment of Students at Kadiwa ng Pangulo para sa mga manggagawa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.